Hello mga loves, good morning. Nagising po ako dito dahil po andito po yung pusa at si Roxy. Ginising po nila ako kasi 4 o'clock ito ng umaga. Ginising ako ni Habs kasi ganin yan siya kapag gutom na gutom. Si Mister, maaga din siya nagising kasi alis siya mga 7 o'clock ng umaga. Aalis po siya patungong trabaho. So busy po siya doon sa kitchen habang ako po ay nagising din dahil sa mga alaga namin. Si Tommy umalis ng 7 o'clock pero bago siya umalis, naglinis muna siya doon sa kusina. Iwan ko ganyan niya siya kapag gising na siya. Sa ulit niya yung mga pinggan, hugasan yung mga plato ng aming alaga para pag ready na ako, ready na sila pakainin. Pero dahil hindi pa tayo aalis si Mister, so nakatulog siya at hinalik-halikan ko muna. Kumain kaming dalawa, nagsama, and then pinakain yung mga alaga namin. And then yun, umalis na siya. Pag alis niya, busy na naman ako dito. Nagpiprint pa ako ng mga pictures para sa ating frame. Ito yung si Tommy at saka yung kaibigan niyang si Rich. At yung mga pamangkin kong picture para naman meron tayong mga picture dito ng ating pamilya sa bahay. At pagkatapos kong nagprinta ng mga picture, nagdesisyon ako maglaba kasi dami na palang labahan natin. Paminsan naisip ko nakakapagod ito pero alam nyo naisip ko yung buhay noon sa probinsya. Mas nakakapagod yun kasi mag-alsa ka talaga. Alsa balutan yung mga labahan ang dami. Itong si Mister, mahilig po siyang maglabang sa kanya, no? Kasi mahilig talaga yan siya maglaba. Tinawag ko na nga siyang labandero ni Gloria. At yun, magpunta tayo sa kanyang closet. Ang daming mga damit. So, doon ko nilalagay. Alam nyo, ang dami niyang jeans. Napagod na ako ang nag-arrange kasi every time na mag-arrange ako niyan ay binubungkag mo niya, guys. O hinihiwalay niya, tinitignan at hindi na sinauli kung paano ko sila i-arrange. So, kaya pinabayaan ko na lang, no? Mostly, yung mga jeans niya dyan is mga bago pa yan, mga love. So, yung may mga tag pa. Ano ko sa kanya, ang pinabalik-balik lang yung mga paborito niya. So, yun, nagkuha lang ako ng mga hanger para lagyan ng ating labahan kapag ready ng ihang. Ang dami ko ngayon labahan, mga loves. Ang dami ding pilo na kailangan nating labahan. And then, nakikita ninyo ang dami ko ditong boxes sa ibabaw ng ating dryer. Yung mga boxes na yan, kinikip ko yan kasi kung magpabalik bayan box ako, yun yung mga nilalagyan ko ng mga giveaway at also yung mga special na mga tao na kailangan kong bigyan para, you know, masaya naman. So, nilalagay ko sila sa separate na box at ilagay ko sa balikbayan box. So, kaya yun, andyan lang sila. Ang ginawa ko dito, mga loves, is hinahiwalay ko yung mga labahan kung ano yung, you know, para kasi sobrang dami. So, hinihiwalay-hiwalay ko muna. So, yun siya. Pagkaganda dito habang naglalaba ka talaga, no, dito, is meron kang magawa ding something habang naghihintay. So, ngayon, balik tayo trabaho. Trabaho tayo. Ito naman talaga yung trabaho natin, no, nasa cellphone at mag-edit at mag-ano, mag-isip kung anong gawin sa ating video. Pagkatapos kong nag-edit, guys, sa ating mga video, so, ngayon, nagtutupi ako ng mga nilabahan ko noong dekada si Tinta. Iwan ko, guys, maano talaga ako sa mga tupiin. Ako yung tao na kapag mayroong tupiin, hintayin ko muna ng mga ilang linggo. Pero si Tommy talaga, mostly siya yung nagtutupi. So ngayon, tinutupi ko siya kasi kailangan ko po yung laundry basket natin. Yun yung kailangan ko at punong-puno. So kailangan, wala kong choice kundi magtupi. So yun, nakapag-dry na tayo ng isang load. And yun, ilagay ko na doon sa laundry basket yung ating dry na mga kailangan ready tupiin. So, expect, guys, itong mga tinot dapat tupiin is mga probably next month pa ito kung hindi tupiin ni Mister, diba? So yun, naglalaba lang ako dito sa sink. Kung kailangan i-handwash ko po sila, no, dito lang ako naglalaba. Mga nagtatanong kung hindi ba ako takot, hindi ako takot dito. Kapag mag-isa, kung matulog ako mag-isa, hindi naman nakakatakot. Ready po ako makipag-away, charot. Kasi o, tingnan nyo, meron ako ditong baseball bat para ihapak sa ulo, no? Sino hindi malilipong yan? Ready na po akong matulog, mga love. So, ganyan. Ito yung araw ko talaga, no? Habang wala si Tommy. And then, tumawag na siya. Sabi pa niya, paalis na daw siya sa trabaho. Sobrang late na, o diba, yung buhay ni Inday Marian. At alam na parang yung mukha ko dito is hindi masaya. Kasi sinabi niya sa akin na magtatrabaho daw siya the next day pag kinabukasan. So, sabi ko, pinapatay mo na yung sarili mo, dong. So, yun. In short, kung nasa bahay kayo, kung housewife kayo, kung meron kayong mga anak, so, hindi din madali, no? Lalo na kapag may anak kasi ang dami talagang gawain sa bahay, yun yung hindi na-realize ng mga bashers at ibang tao dyan. So yun, kapag kayong nanay at nasa bahay kayo, God bless po sa inyong lahat. Yung mga nanay na may mga anak, kayo yung mga super nanay, na mga, yung mga totoong nanay na may mga ginagawa sa bahay na hindi lang ano, sitting pretty, no? So yun, guys, matulog na kami. Salamat po sa inyong time. Kita-kits tayo. Yun yung buhay ni Inday Marian sa buong araw. Aligaga. Makaupo lang ako para mag-edit and then aligaga na naman kung anong mga dapat gawin. Salamat po sa inyong panonood. Sana andito kayo sa susunod natin na video. Mag-moisturize pa pala muna tayo bago matulog kasi bukas kapag hindi ito mag-moisturize, yung mukha ko para siyang nangliki nga yuta. Anyway, bye muna, mga loves.
Mga loves, gusto ba ninyo malaman kung paano ko ito niluluto? Promise, masarap. Try ninyo. So, kaninang umaga, bago natin umpisahan yung ating vlog kaninang umaga, dito muna tayo sa ating pagluluto. Bumili ako kanina ng beef. So, ngayon, ang kinakat ko lang siya ng thin slices, no? Bumili din ako ng patatas. Linisin lang natin siya at ikakat natin siya ng maliit na slices, no? Para naman hindi, para madali siyang maluto. Pero alam nyo naman kung paano ito kailangan nyo ilagay sa tubig para hindi siya itim. Alam na ninyo yan, mga loves. At bumili din tayo ng mushroom. So ngayon, hinuhugasan ko siya isa't isa kasi yung mga mushroom natin is may mga lupa pa, no? So kailangan talaga siyang hugasan. The same thing sa potato, kinakat ko siya ng ganyan, no? Hindi masyadong manipis, basta kaya igi lang siya. Meron tayo ditong dalawang lutuan. Lagyan lang natin ng oil at butter. Pasensya na kayo sa ingay. Gusto ko lang yung marinig yung aking ambience dito. Maingay yung TV kapag nasa tummy. So ngayon nilalagyan natin siya ng garlic, yung dalawang lutuan. Onion. So yung isa, dito natin ilagay yung ating mushroom. Kailangan po sila ihiwa-hiwalay muna, lutuin bago natin sila i-mix mamaya. Kasi may rason yan, magtubig ang mushroom at saka yung ating beef magtutubig din. So yung isang lutuan is doon natin ilagay yung beef. Ang nabili ko na beef, mga loves, is pang stew, no? Kailangan siyang sabawin at kailangan pa ibuwin ng matagal. Kaso ito hindi na kailangan ibuwin, manipis kasi yung hiwa ko. At magtubig naman yan siya, so kailangan lang natin siyang lutuin yan ng matagal-tagal din. Ang beef na ito is karang may katigasan, so kailangan siyang ibuwin ng matagal. So ngayon, kung yung steak ninyo is hindi siya yung tough, yung pang estoba, kasi yung pang ano, pang buwil, ito siya is tough yung ano niya. So ngayon, pinabayaan ko muna siya dito. Look, may tubig siyang nag-produce siya ng tubig, no? So pinabayaan ko siya diyan and then tinakpan ko para talagang maluto. And then itong ating mushroom, andito siya and nagtubig na naman siya, mga loves. At kailangan lang natin siyang i-reduce and lagyan natin siya mamaya ng salt at paminta. Of course, ang ating sikreto, no, ang ating oyster sauce. Kaunti lang siya, mga loves, kasi ayaw kong parang matamis kasi si Tami ayaw niya. Pangpalasa lang yung nilagay ko, mga loves. So yun, okay na siya hanggang mag-dry, mawala na yung tubig. Lutuin pa rin natin siya ng lutuin hanggang mawala na yung katigasan niya. Ang ating mushroom, kailangan lagyan natin ng asin at paminta at garlic powder. Okay-ukayan lang natin para maganda yung lasa at yung garlic, no, coat sa ating mushroom. At ang ating beef, may tubig pa siya, so kailangan lang natin siyang lutuin ng lutuin hanggang mawala yung tubig niya. So ngayon, okay na yung ating mushroom. Kailangan lang natin siyang kunin para lutuin na naman natin yung ating potato. Olive oil at butter. Konting garlic. Huwag kalimutang i-check yung ating beef, no? At ngayon, dahil okay-okay na siya, wala naman siyang tubig, lagyan natin ng garlic powder at onion powder. At ngayon, ilagay na natin yung ating patatas doon sa isang lutuan. At okay na yung ating beef at ang ating mushroom, so kailangan na natin silang i-mix dalawa. Habang naghihintay tayo sa ating potato, dito na yung dalawang minimix ko. And finally, tapos na yung ating patatas. Brown na siya. At ngayon, halu-haluin na natin silang tatlo. So ngayon, ginanayan ko siya. Hindi ko talaga nilagay lahat yung isang lutuan para ibubuo, no? Para ang uwil hindi din
punta dyan sa ating ano, para hindi ma-oil yung ating niluluto. So kanya, yan yung ginagawa ko mga loves. Ang sarap nito mga loves, sana matry po ninyo, no? At si Mister nagustuhan po, kasi of course patatas, mushroom and beef, asa kamangitaan, ano, lami kayo. Alam nyo kung ano yung gusto, masarap paris nito, yung pasta na ginagawa ko the other day. Sana ma-try po ninyo ito, masarap po guys. So yun, balik tayo kaninang umaga kung anong ganap. So, nakikinig po ako ng libro, audiobook po yung Yes, Mga Love Story. Look at you, Morga. It's drawn me again. There you go. Ay, ay, ay. That's so delicious. Hello, Morga. Okay, what do you want, love? Yes guys, yun yung libangan ko. Kung naririnig ninyo, nakikinig po ako ng audiobook. Oh my God, naluloka ako sa mga love story. But anyway, so bago ako umalis kanina, bumili ng ating mga niluluto, nakikita na ninyo, naghugas muna ako sa aming kinainan sa umaga. And then pagkatapos niyan, lumayas na si ako. Naalala ko tuloy ito. Oh, marami ito sa Pilipinas. Napaisip ako kung bilhin ko ba ito or what. Kasi ang mamahal din. Ay, wag na lang. Ay, humay lang mana siya. So ito mga loves, umalis na ako sa tindahan kasi meron na po tayong nabili. Music trip lang muna ako dito guys. Kung makanta-kanta lang ako kasi yun naman yung kasiyahan ko. Kapag mag-drive, no, kapag hindi ako talagang nag-vlog, nagsasalita, yun, kumakanta po ako dito sa sasakyan kasi parang feeling ko talaga ang sarap ng mag-drive kapag mayroong mga music. At pauwi na tayo mga loves. So ito po yung daanan ko papuntang bahay, no? Dito na area matraffic-traffic of course kasi nandito tayo malapit sa highway. And also yung papunta ka, dito na kami sa bukid, no? Ito na yung bukid. Ang mga lupain dyan, farm, and din sa kabila naman is magagandang bahay. No, mga may pira yung mga taong yan kasi may mga ari yan, mga farm yan. Oh, diba? My kids are happy. Alay, atay, come on, lika. Aloy, come on. So yun, pag-uwi ko, nakatambay lang sila sa labas, pati yung asawa ko, busy sa cellphone, ganyan man yan. And magluluto na ako, yun yung nakita nyo kanina, nagluto ako para naman masaya si Mr. Tame.